Aguinaldo, Emilio Jacinto, General Luna, Andres Bonifacio. Marahil pamilyar ka na sa mga taong to dahil sila lang naman ang mga bayaning nagtanggol sa ating bayan sa pag-aalipin ng mga dayuhan. Ngunit mayroon din tayong isang bayani na bibihira mo lang siyang narinig. Kilala mo ba si General Ola? Marahil iilan lang ang nakakakilala sa ating bayaning ito, si General Ola o Simeon Ola. Pero bago natin siya talakayin, kung bago ka pa lang sa ating channel, inaanyayaan kitang pindutin mo ang subscribe button at pakikilambang na rin ang kampanang makikita mo dyan sa baba. Simeon Ola o General Ola, marahil di ka pamilyar sa taong to dahil iilan-ilan lamang ay nailathala tungkol sa kanya at maging sa mga libro, di rin siya gaanong binabanggit. Sino nga ba ito at kung ano ang naiambag niya sa ating bansa? Si Simeon Arboleda Ola ay isinilang noong ikalawa ng Setyembre taong 1865 sa Ginubatang Albay. Ama niya si Vicente Ola at ang kanyang ina naman ay si Apolania Arboleda. At nung lumaki na nga si Simeon Ola, nag-aral siya sa isang pamantasan na kung saan kumuha siya ng kursong pilosopiya ngunit hindi niya ito natapos sa kadalihanang nahikayat siyang lumahok sa mga katipunan noong 1896. At dahil sa talino ni Simeon Ola, naging pinuno siya ng katipunan sa maikling panahon lamang doon sa lugar ng Bicol na inihalal ni Vito Velarumo. Bagamat lumalaban si Ola na walang gaanong kagamitan, di siya magapi-gapi ng mga Espanya dahil sa sobrang talino nito sa pakikipaglaban. At nung matapos na nga ang labanan ng mga Espanya sa mga Pilipino, muling nagpatuloy si General Ola sa pakikipaglaban sa mga Amerikano kahit sumuko na si General Vito Velarumo. At dahil nga sa kakaibang talino ni Ola at ang kanyang taktika sa pakikipaglaban, lubhang nahirapan ang mga Amerikanong pasukin siya at nagbigay ng sakit ng ulo sa mga ito. At nasabi rin ni General Taft, ang grupo ni Ola lamang ang lubhang nagpairap sa mga ito. At dahil hindi nga alam ng hukbong Amerikano kung paano huhuliin si Ola, gumawa na lamang sila ng mga kampo na nakapaligid sa buong Kabikulan. At noong ngang Nobyembre 2, taong 1902, dahil hindi mahuli-huli si Ola, pinuntahan ni General Jesse Gatwood si Ola at nakiusap na sumuko na ito. Ngunit matigas ang ating bayani at hindi pumayag sa alok ni General Jesse. Pinagpatuloy ni Ola ang pakikipaglaban sa mga Amerikano at nagkukubli siya sa kagubatan at mga kuweba ng Bicol. At ginamit niya ito para di mahuli ng mga kalaban. At lumipas ang halos isang taon na pakikipaglaban ni Ola, nadakip siya ng mga Amerikano noong Setyembre 5, taong 1903. At hinatulan si Ola at ang kanyang mga kasamaan ng 30 taong pagkabilanggo. Ngunit isang taon lang ang kanyang ginugol sa bilangguan dahil binigyan siya ng amnestiya ni Gobernador General Villamor Taft. At nung malaya na nga si Ola, tumakbo siya bilang alkalde ng Ginubatan at di naman siya nabigo. At siya ang unang naging alkalde ng Ginubatan at marami siyang binago sa naturang bayan na lubhang ikinasaya ng mga Pilipinong naninirahan doon. At pumanaw si Ola noong Pebrero 14, taong 1952. At ipinatayo nga din si Ola ng isang monumento para bilang pag-alaala sa nagawa niya sa ating bayan na nakatayo sa Legazpi City ngayon. At noong panahong 2004, taong Setyembre 25, inilipat ang kanyang labi sa luwasan ng Ola na makikita sa Ginubatan. At dyan na nga nagtatapos ang ating paksa tungkol kay General Arboleda Ola na isang bayani na bibihira lang ang nakakaalala sa kanya. Sana'y may natutunan kayo sa ating paksa ngayon. Kung meron kayong suwestiyon, ikomento mo lang yan sa baba at aking pupusuan. Ito ang iyong kaibigan na nagsasabing kay Catalino, palagi kang matalino.